hindi, Bulacan niya pa rin. O, yes. Is masarap magluto. Marunong naman. O, syempre naman. Nandiyan na si ate. Sino ba yung cook natin? Si Ma'am Jing Jing. Siya ba yung kanina nag-assist sa atin? O, ate, panoorin mo to. Kasi syempre, kung ano yung kinakain nila, Ma'am and Sir, yun din ang kinakain natin, di ba? So, pati ikaw magiging healthy dito, okay? Okay, so ang tawag mo dito ay pork warts, no? Napakagaan ng kumpor natin. Sa pork warts po, lahat ng klase ng paglalaga ay pwede natin gawin dito. Ma'am Jing Jing, pag naglalaga ka, ano ang nilalaga mo typical dito sa bahay? Bukod sa palambuting baka at baboy, nilalaga yan kasi mahirap lumabot, right? Ano pa yung nilalaga mo? Naglalaga ka ba ng saba? Oo. Oh, kumakain ka ng saba, makis, mani, itlog. Maganda sa mga bata, di ba? Hard-boiled eggs. Pag naglalaga ka, of course, gumagamit ka ng... Ano nilalagay mo pag naglalaga ka? Tubig! Okay. Hindi ako magma-magic dito, mama, no? Dahil sa Salad Master way of cooking, may mga pagluluto po kami na hindi na natin kailangan lagyan ng water. At mamaya, malalaman nyo kung ano po yung advantage nyo. Okay? So, ngayon ay magsisigaw po ako ng supo. Wala namang may allergy sa seafood? Wala. Okay. Kapag nagsisigang ka, Ate Jing Jing, eto yung meat mo. Nasa ng level ng water? Nasa ilalim? Level lang? Or sa ibabaw? Minsan, depende kung gusto nila masabaw. Masabaw. Sa isang kilo, ilang cups of water yung nilalagay mo? Sa isang kilo, siguro mga 5 cups. 5 cups? Mm-hmm. Kami rin ganyan. Dahil gusto namin maraming hinihigop na sabaw, no? Pero dito, magluluto po ako ng sinigang na supo ng walang tubig. Pero kapag inyong kinain, may sabaw po tayo mahihigo. Okay? Kapag po ako'y nagsisigang ng supo or isda, walang water yan. Wala kaming nilalagay na tubig. Okay? Kahit sabihin na natin, hindi ka marunong magluto. Sa Salad Master way of cooking, walang problema. Marami kaming kliyente, babae, hindi talaga marunong magluto. Ano? Pero talaga, ang vision is to change lives. Naiiba yung pananaw nila sa buhay. Okay? Typical tahog ng sinigang, ang tawag dito, tambak system lang. Tandaan nyo, kahit anong busy natin, importante na napaglulutuan po natin ang mga mahal natin sa buhay. Kasi dyan tayo napapamahal ng ating mga anak at asawa, okay? Ayan, lagay natin kasi masarap ang maraming sabaw. Ay, yan, kompleto. Okay, kompleto. At nakita nyo, no, hindi po kami naghahalo. Usually kasi, nakasara yan, bukas, halo, sara, bukas, halo, sara. Bakit? Takot tayong matuyuan o masunugan na niluluto. Pero kapag ganito, sinigang na supo or isda, hindi kami naghahalo. Ilalagay lang po natin yung ating supo sa ibabaw. Ganda ng supo nito, or Banji, ha? Okay. Ayan. Ipe-plating lang po natin. Ate, kapag nagsisigang po kayo, ano yung pampaasim na nilalagay nyo? Yung totoo lang. Sampalok po. Proud that proud ka. Yung ba'y pinitas sa puno, pinitas po sa grocery? Mayroong minsan depende po. Kung gusto nila yung maasim na maasim, mas masarap yung natural na sampalok. O, naglalagay. Pero usually, ano ginagamit mo? Yung mga mix instant. Okay. So, mandali, hindi ko sasabihin sa'yo na ipagpatuloy niyo yung paggamit no, no, Sir Elmer, Ma'am Cindy, especially may baby ka. That's all preservatives. Okay? So, ang ating pampaasim ay 25 to 30 pieces of calamansi. Tinanggal ko ang buto. No? Nilagyan ko ng konting salt. Pero later ko pa siya ilalagay sa sinigang ko. Usually kasi kapag nagluluto tayo ng sinigang, kung gano'ng katagal niluluto yan, nandun na yung pampaasim eh. Yun ang nakalakhan natin. Pero yan, huli ko ilalagay, okay? At ang kagandahan dito, hindi tayo maghahalo, ano? Ang ating sinigang ay maluluto in a very, very low fire kasi wala tayong tubig na ilalagay, so dapat mahinang apoy lang. Pero bakit mabilis siyang maluluto? Less than 15 minutes, meron tayong masarap na sinigang na may sabaw, okay? Next! Okay, ang next naman natin, this is an electric skillet. Nakita nyo, Sir Elmer, pagdating po namin, hinanapin namin agad kung saan isasaksak to. This is the kuryente, okay? Ang electric skillet po, lahat ng klase ng pagpiprito ay pwede natin gawin dito. Pag nagpa-fried ka ng anything, gumagamit po kayo ng? Kawali. Ng kawali. Pa-fried. And ano ginagamit po? Pag nagpiprito ka, of course, meron. Frying pan. Mantika. Mantika ang importante doon sa frying, okay? Deep malakas pa kayo gumamit ng mantika. Hindi naman. Ano pa po ito ni Sir Lorenzo na piniprito? Ha? Pritong ano? Fried chicken. Okay. So, ito po ay preheated ng 5 to 10 minutes kung pagpiprituhan nyo. Ang kagandahan dito sa aming electric skillet, hindi kami gumagamit kahit isang patak ng mantika.
Okay? So, lalagyan lang po natin, tawag dito, water test. Okay? So, nagme-mercury like yung tubig, ibig sabihin, pwede na po siya pag-prituhan. Sa basic presentation like this, magpa-fried chicken ako. Pero sa aming follow-up tutorial, sir, kasi we have the follow-up tutorial, ano, yung ibang klase kami, gagamitin kong electric skillet as mini oven. Kasi dito rin po kami nagbe-bake na lasagna or even cake. Hindi na kami gumagamit ng malalaking oven, okay? So ngayon, magpa-fried chicken ako. Laki po ako ng lola. Usually, ang fried chicken namin, nasa marination, then pinakukuluan namin yan sa marination para we see tumitaw walang dugo ang buto. Pero dito, Sir Elmer, salt and pepper, fresh na fresh ang manok natin, no? Walang mantika, may konti tunog, walang talse kasi wala po tayong mantikang ginagamit. Okay? Darating po ba sila? Tama-tama, sasama ko na lahat. Naku, hanap-hanapin nyo to. Ang kagandahan dito, maximum cooking time is 20 to 25 minutes. Hindi nyo pwedeng bukas kayo ng bukas ng takit kasi yung fried chicken nyo, pag bukas kayo ng bukas ng takit, baka maging adobo. So mamaya ituturo ko, kapag magpa-fried kayo, hindi nyo pwedeng buksan ng 30 minutes yan or 25 minutes. Okay? So, babalik natin sa kuryente. Okay. So, ang next natin ay ito po. Okay. Napakaganda ng korte niyan. Ang tawag dito is wok. Salad master wok. Isa to sa paborito ko. Kasi mahilig ako magluto ng medyo marami. Ang kagandahan sa salad master, may mga different sizes. So, depende po yon sa pangangailangan ng pamilya. Okay? Sa wok naman, lahat ng klase ng pagigisa ay pwede natin gawin dito. Ano-ano ba yung mga ginigisa natin, ate? Gulay. Gulay. Lahat ng pagluluto, dumadaan sa pagigisa. Sa probinsya, no, sir, sa Bulacan, may tinatawag tayong pagsasangkutsa. Ano yung pagsasangkutsa? Diba, magluluto tayo ng minudo, imamarinate mo muna yun. Then, yung marination mo na yan, lalagyan mo muna ito ng mantika, igigisa mo yung bawang sibuyas. Yung marination mo ng meat, ilalagay mo muna yan. Doon mo muna sa maraming mantika na yan, nalulutuin mo yung minudo. Pag malambot na doon yung meat, tsaka mo lalagyan ng mga sahog, right? Pero dito po, nakakapagsangkutsa po kami without using, again, oil. So, matindi to, okay? Pero yung po ay gagawin namin sa follow-up tutorial, okay? Dahil sa tutorial, magluluto kami, sir, ng kare-kare. Mahirap lutuin yun. Kasi wala kami mantika. Didikit lahat ng oxtripe, oxtail, pero possible lahat lutuin dito. Nagpapaelya rin ako, paelya na less than 30 minutes. Simplest paelya na pwede mong gawin sa bahay kasi mahal yan kung bibili mo. That's 2,500, ang liit ng plate, di ba? So marami kayong matututuhan po sa amin.